Secretary to acknowledge the resource persons and guests in attendance today, present. Committee Secretary. Good morning, sir. Good morning, everyone. Let me acknowledge the presence of our guests and resource persons for today's public hearing. From the Department of Energy, we have Assistant Secretary Mario Marasigan. From the Energy Regulatory Commission, we have Engineer Alvin Jones Ortega and Attorney Prisha Marie Buela. From the National Electrification Administration, we have Mr. Antonio Almeda, the Administrator. From the Department of Justice, we have State Counsel Melvin Suarez. From the San Fernando Electric Light and Power Company, we have Mr. Jose Lasatin, the Senior Vice President and General Manager. From the Aboitiz Power Corporation, AP Renewables, we have Mr. Jeffrey Estrella, the President and COO. From the San Fernando, local government of San Fernando, Pampanga, we have Mayor Vilma Caluwag. Everyone has been acknowledged, Mr. Chair. Thank you, Madam Secretary, Committee Secretary. And I'd like to acknowledge the presence of my Vice Chair of this committee, Senator Win Gachalian. I'll get straight to the point. We're here today because I received information that San Fernando Electric Light and Power Company, or SFELAPCO, has been implementing power supply agreement, or PSA, without the required prior approval of the ERC. Since 2014, SFELAPCO has been implementing its PSA with Aboitiz Power Renewables Incorporated without ERC's approval. As a result, the ERC has declared such PSA as an ineligible contract. And last March 2023, they ordered SFELAPCO to refund around 654 million pesos in addition to its administrative penalty of 21.6 million pesos. SFELAPCO, nagsubmit na ba kayo ng refund scheme sa ERC? Kailan po may babalik itong refund na ito? When SFELAPCO's PSA with Aboitiz Power lapsed last December 2022, SFELAPCO then entered into an emergency PSA with GM Power, which is reportedly a partnership between, again, Aboitiz Power and AZ Energy Holdings. This new PSA is again being implemented without ERC's approval, and the generation cost jump from 4.22 to 7.9 per kilowatt hour. Through this hearing, I intend to get to the bottom of this issue nang may balik na. Mataong bayang hirap na magbayad ng napakamahal na kuryente. To give us more context, let's start with the presentation of the city government of San Fernando, Pampanga. But before that, again, I'd like to acknowledge the presence of my Vice Chair, Senator Win Gachalian. Senator Gachalian, meron ka bang opening statement? No, Chairman. I'm just here to listen to the facts and support your resolution to look into this matter. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Win Gachalian. Now, umpisahan po natin kay Mayor Vilma Caluwag dahil siya po ang lumapit sa amin para ilahad itong pag-uusapan natin ngayon. Mayor Vilma, the floor is all yours. Ma'am.
Magandang umaga po, mga kagalang-galang na senador, lalong-lalo na po sa ating minamahal na chairman, Senator Rafi Tulfo, at kay Senator Win Gatchalian. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito. Ako po si Mayor Vilma Wag, punong lungsod ng San Fernando, Pampanga, at naririto po ako bilang kinatawan ng aking mga kababayan na consumer ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Noong ikalawang linggo, matapos ang bagong taon, humingi ng tulong sa aking tanggapan ang SFELAPCO upang ipagbigay alam sa mga kababayan namin ang plano nila na itaas ang singil sa kuryente simula sa buwan ng Pebrero. Nagpadala rin sila ng liham sa aking tanggapan at sa sanggunian. Mabilis kaming humingi ng liwanag at batayan sa pagtaas. Naligalig ang aking mga kababayan, lalo na ang mga organisadong sektor ng syudad. Nagtataka kung bakit Enero nag-abiso at magtataas na kaagad sa kasunod na buwan. Nakakabigla, nakakapanlumo, nakakalungkot. Ito ang kanilang damdamin na ipinaalam at ipinadama sa inyong lingkod. Noong ika-24 ng Enero, kaagad akong tumungo sa ER. Daladala ang aking sulat na personal kong iniabot kay ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Naipahayag namin kay Honorable Dimalanta na kami sa San Fernando ay nagsagawa ng mga multi-sectoral consultations at hindi kami sang-ayon sa nakaambang pagtaas na singil ng kuryente. Dahil po sa aming pagdulog sa ERC, naglabas po sila ng isang shokos order noong January 27, 2023, kung saan inatasan ang SFELAPCO na magpaliwanag sa mga di umano'y paglabag nito sa mga regulasyon ng ERC at inutusan din ang SFELAPCO na hindi dapat maningil mula sa consumer generation rates na mas mataas pa sa time of use rate sa Luzon at agaran na ibalik sa mga consumers ang sobrang singil mula January 14 hanggang sa pagkatanggap ng order mula sa komisyon. Sumagot naman po ang SFELAPCO sa pamamagitan ng isang verified explanation noong February 15, 2023. Kami naman po ay nagsumiti din ng isang opposition at comment sa verified explanation na ito. Noong February 17, 2023, muli kaming nagpadala ng sulat sa kadahilanan. Itinuloy pa rin din ng SFELAPCO ang pagtaas ng singil ng kuryente. Nagpadala din kami ng liham kay former Speaker and Representative Lord Alan J. Velasco noong February 20 upang humingi ng intervention sa kinakaharap na issue sa SFELAPCO. Sumulat din kami kay Congressman Aurelio Gonzalez, diputado ng Tercera Distrito ng Pampanga, para makatulong namin sa kinakaharap naming issue. Noong February 22, inimbitahan namin si Honorable Dimalanta para sa isang public hearing sa aming bayan upang marinig ang hinihingi ng Fernandinos ukol sa issue ng SFELAPCO na nakalakip ang mga petisyon mula sa iba't ibang organisasyon. Ang issue na ito ay ipinaabot na din namin sa inyo, Senator Rafi Tulfo, ganun din po kay Senator Manuel Lapid at Pinuno Party List Representative Ivan Howard Ginto upang maitigil ang pangongolekta ng SFELAPCO sa bagong rate na hindi pa inaaprubahan ng ERC. Ngayon po, nais po naming iparating ang isang mabuting balita na sa isang desisyon ng ERC na aming natanggap noong March 13, 2023, inatasan ang SFELAPCO na magbayad ng 21 milyon pesos bilang multa sa paglabag nito sa mga regulasyon ng ERC.
kabilang sa paglabag ng SFELAPCO ay ang pag-implementa nitong kanilang power supply agreement sa AP Renewables Inc. or APRI nang walang pahintulot ng ERC at ang pagsingil nito ng mas mataas na generation rate kaysa sa aprobado ng ERC mula 2014 hanggang 2022. Pinagmulta din ang SFELAPCO dahil sa pagsingil nito ng other charges kagaya ng line rental charges, site-specific loss adjustment at WESM charges nang wala ring pahintulot ng ERC. Dahil po dito, inatasan ang SFELAPCO na i-refund sa madaling panahon ang mahigit 654 milyong piso sa lahat ng consumers nito. Maliban dito, inatasan din ang SFELAPCO na magsumite ng isang refund scheme upang maibalik sa mga consumers ang labis na generation charges na kanilang siningil mula 2014 to 2022. Ikinatutuwa po namin, kinikilala bilang isang malaking tagumpay para sa mga Fernandinos ang desisyong ito. Ito ay isang tagumpay na nakamit dahil sa pagtulong-tulong ng iba't ibang sektor sa San Fernando dahil sa suporta ng mga kababayan ko. Ngunit alam po namin na hindi pa dito nagtatapos ang laban. Kaya patuloy po kaming humihingi ng saklolo sa committee ito upang siguraduhin na agad maipatupad ang desisyon ng ERC sa pamamagitan ng agarang pagsunod ng SFELAPCO dito. Sa tulong po ng committee ito at sa pamumuno ng ating chairman na si Senator Rafi Tulfo, naway agad tumalima ang SFELAPCO sa atas ng ERC na ibalik sa mga Fernandinos ang siningil nitong other charges na walang pahintulot ng ERC sa halagang 654 million sa next billing cycle. Humihingi rin po kami ng tulong para sa agarang pagsumite ng refund scheme na siya namang magbabalik sa mga Fernandinos ng labis na siningil ng generation charges at naaayon sa mga regulasyon ng ERC at maipatupad sa lalong madaling panahon. Sa ngalan po ng mga kababayan ko sa San Fernando, Pampanga, na umaasa sa akin bilang kanilang ina, na hindi ko sila pababayaan sa kanilang kahilingan na pigilan ang pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa hirap ng buhay. Tungkulin ko pong ipagtanggol ang kanilang interes at gawin ang lahat ng aking makakaya. Kaya sa ngalan po ng aking mga kababayan, dumudulog po ako sa mga kagalang-galang na senador ng ating republika na huwag po ninyo kaming pababayaan sa laban namin ito. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Vilma Caluwag, San Fernando, Pampanga. Ngayon, I will direct my questioning sa SVP and General Manager ng SFELAPCO na si Mr. Jose Lazatin. Now, Mr. Lazatin, meron na ho ba kayong nailatag na refund scheme para dito sa pinag-utos ng ERC na refund amounting to more than 654 million plus meron pang 21.6 million? Ano po yung plano, sir? Sa ngayon po, Honorable Senator, ang plano po namin ay kung pong ang korte ay nagdesisyon na final na dapat po namin gawin yon. Teka muna, korte? Opo. So, hindi nyo ginagalang yung desisyon ng ERC? Duda kayo dun sa desisyon ng ERC kaya inakit nyo sa korte? Meron po kasing, I think, we believe po, meron pong appreciation po of some of the facts of the case po. Na so wala kayong tiwala doon sa naging pag-iimbestiga at desisyon ng ERC? Kino-question nyo. So para sa inyo, pulpul ito matag ERC. Kaya inakit nyo sa korte na sa palagay nyo yung korte ay mas magaling pa sa ERC pagdating sa usapin ng energy. Hindi po. Ang balak po namin. No. Kasi akit mo sa korte, di ba? At ito yung usapin ng energy. At ito matag ERC, sila yung mga eksperto.
pagdating sa usaping enerhiya, because they have consultants, they have experts, they have everything na para masagot, mapag-aralan, makagawa ng mga bagay-bagay, pulisiya, kung sa enerhiya. So when they come up with a decision, yun ay napag-aralan nila. Katuwang nila doon sa kanilang ginawang pag-aaral ay mga eksperto sa enerhiya. So hindi ka nagtiwala doon, mas nagtiwala ka sa korte, na hindi naman sa pagmamalate sa korte, kumpara sa mga taga-ERC, mas malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa enerhiya. So para sa iyo, pulpul ang mga taga-korte. I mean, sorry, pulpul ang mga taga-ERC. Kaya kumukuha ka ng recall sa korte. O para siguro delaying tactics lang itong ginagawa mo, Mr. Lazatin. Kung pong mamarapatin po ninyo kung pwede po kami magbigay ng opening statement po para po makapag-explica kami rin po. Opening statement. Scripted yan eh. I want it coming from your heart. Opo. So pagpunta mo rito, dapat kabisado mo namang sasabihin mo. Kasi yung sinasabi mo dyan ngayon sa script mo, yan ay dikta sa iyo na matauhan mo. Gusto ko yung nag-imbestiga ka, and then base sa investigasyon, lahat na punta rito at dito, magsasalita ka. Opo. Kasi yung babasahin mo, scripted yan. But anyway, go ahead. Karapatan mo yan. Read your script statement. Sige po. Yung scripted statement mo, basahin mo na. Opo. Good morning po. Of the Committee on Energy, Honorable Senator Win Gatchalian, Vice Chairman of the Committee on Energy, distinguished resource us the opportunity to present the side of San Fernando Electric and the chance to enlighten everyone, especially our fellow Kapampangan, regarding this matter. We have been providing the city of San Fernando with electricity for almost a century. Today, we're proud that we have been able to stay true to our commitment to deliver stable, reasonably priced electricity to our fellow Kapampangan. As part of our commitment to our power as a power distributor, we have always complied with the least cost supply requirement under Republic Act 9136. This entered into a supply power contract with AP Renewable on December 5, 2012, and applied for its approval with the Energy Regulatory Commission on January 2, 2013. It is unfortunate that after 10 long years, this application has yet to be resolved by ERC. And because of this, we were compelled to implement the new PSA. Sir, Honorable Chair, this is in adherence with ERC guidelines. We made this decision with the best interests of our consumer in mind, who benefited from the lowest electricity rates in the area. We would have been exposed to a more expensive supply of electricity from the WESM if we did not act reasonably fast. We were able to keep electric rates low and stable even while experiencing a global energy crisis. Hindi po naging madali dahil po napakarami pong challenges ang kinakaharap po ng energy industry. Pero po lagi po namin inuuna ang kung ano po ang makakabuti sa mga consumer. Gusto rin po namin ang mababang kuryente sa kuryente, yung Honorable Chair. Magkakampi po lahat tayo sa hangarin nito. Ngunit po, napakahirap pong balakid para makamit po ito. We are willing to participate in a discussion on how we can work together to lower electricity rates. Sana po, matulungan po ninyo kaming maipagpatuloy ang pagbibigay na quality service na abot kayang presyo sa aming mga kababayan sa Pampanga. Again, we sincerely thank you, Committee Chair Senator Ralph Tulfo, and all the senator present for listening to us. We hope this will pave the way for developing new more policies that will benefit the industry. Kung pong mamarapatin po ninyo, kung pwede po kami magbigyan ng ilang minuto para magpresenta sa committee
at lalo na po sa mga kaparnadino pong naririto para po mapakita namin kung ano pong nagawa namin doon sa... Baka antukin lang po ako. Opo. Diretso na po tayo. ERC, nasa yung ERC dito? Okay. Binigyan niyo sila ng Shoko's Order ng 2021 at hindi sila sumagot doon sa Shoko's Order. Ninyo. In short, kayo po'y binastos at tuloy-tuloy pa rin po sila sa kanilang maling pamamalakad. What did you do? Why did you let this happen? Good morning, Your Honors. Attorney Krisha po from ERC. Admittedly po, since in 2021, we did issue po a show cause order. You did, okay. Show cause order, and there was no response. No explanation was provided po. And when we issued po the 2023 show cause order this January, we already received an explanation. The explanation po already consolidated for both the 2021 show cause order and the 2023 show cause order. Okay, but ang pag-usapan muna natin yung sa 2021. Bakit kayo nagpalabas ng Shoko's Order nung taon na yon? For 2021 po. Pwede pakitanggal na lang yan. Yung mas mo para mas clear tayo. For 2021, Your Honors. SFELAPCO had been implementing their unapproved power supply agreement from 2014 to 2024. So, yun po yung basis kung ba't po kami nag-issue ng Shoko's Order. So, sa mga sitwasyon na hindi sila nag-comply sa inyong Shoko's Order, ano usually ang next course of action ninyo? At kung meron man, na-implement ba yun? Kapag po hindi po nag-submit ng explanation, may timeline po kasi kaming sinusunod. Before po kasi, since ang pag-serve po ng physical po, we wait po yung talagang receive nila kasi minsan po medyo matagal pag registered mail po kasi ang ginagamit ng ERC. To submit the explanation. Okay, stop right there muna. Next time? Wag na yung mga registered mail, snail mail. You know better. Dapat personal na inabot ninyo yan at pinapareceive dahil yan ay gagamiting dahilan o baka sinasadya nyo na para maging mabagal ang proseso kasi mabagal naman talaga kayo dyan kung tutusin sa ERC. 2021, binastos kayo, hindi sumagot sa Shoko's Order ninyo and yet wala kayong ginawa. So sabi nyo, binigay nyo ng pagkakataon para sumagot. At ito nga, sumagot 2023 na. After 2 years, okay lang sa inyo yun? I-clarify ko lang po ulit, sir. Halimbawa na lang, hindi pa rin sumagot sa 2023. Ano ba yung mga available na recourse coming from the ERC that you can do para maobliga sila? Or hindi sila sumagot, anong pwede magawa ninyo na para maparusahan sila sa ginawang pambabastos sa inyo, sa inyong Shoko's Order? Pag hindi na po sumagot ng explanation to a Shoko's Order, we already deemed it submitted for resolution po. So we will be resolving the case po without the explanation po. And what will that be? The resolution will be based on what's on the record po ni ERC. Which is? Kung wala pong approval and then implement, they will be penalized based on the based on the data ng ERC po. Penalized lang? At magkano yung penalty, halimbawa? The penalty po would depend on, number one, the violation po. The number of times the violation was committed po. So, just in this case po, nung we penalized them po for 21.6 million, that's based po on the number of months that the contract was implemented. Ayun nga, nagpato kayo ng penalty, iakit sa korte, kasi mas magaling pa sa inyong korte, kasi wala silang bilib sa inyo. Parang tingin nitong SFELAPCO, mga buwan, na hindi nyo alam ang ginagawa ninyo kaya kumuha siya or backup sa korte.
yung because ang
Yung pong, can I qualify po yung statement? Kami po ay we will follow due process po. Ang una pong prosesong gagamitin namin po nito is magpa-file kami po ng motion for reconsideration po sa ERC. Nag-file na po kayo ng MRC-ERC? Magpa-file po kami this week po. Magpa-file pa lang? Opo. At itong ERC, mabagal, baka magkakaroon ng resolusyon doon sa motion for reconsideration 2025 na. At ngayon, pagka 2025, aakit nyo sa korte kung hindi favorable sa inyo, hanggang sa Supreme Court, na tayong lahat, saka lang magkaroon desisyon. Nagkakaroon delaying tactics dito. At nagsasuffer yung mga consumer. ERC, hindi nyo nakita yung problema. So, magpapile pa lang. Kailan po kayo magpapile? Next month? Next year? Hindi po. This week po, paano po ang ERC po, nabigyan kami po ng 15 days preference. Ano pong nakalagay doon sa inyong MR? Yung pong mag-i-explain po namin doon na yung mga charges po na pinagbuhatan po ng 650 million ay actually po nanggaling doon sa mga site-specific charges. Ito na lang ano, pong, mag-usap kayo ng ERC, magikinig ako. Sige. Opo. Kausapin mo siya. Yung pong, gamit mo, hindi, kausapin mo siya. Yung issue na galing po doon sa 650 million ay nabase doon sa mga charges na specific na doon sa transmission of power. Ito po, pagkaalam namin, ay part and partial and sa natural pong kailangan para pag-transmit po ng, from generator to the DU. Meron po mga expenses na tawag po na pass-through. Ito po ay rinirecognize po ng policy ninyo na lahat po nito ay considered pass-through charges. Kaya po yun po ang tinatanong namin, bakit po nagkaganon? Porket po hindi na-approve yun sa amin na kontrata, hindi po ninyo inallow sa amin na maging pass-through po yun. Yun po ang gusto namin malinaw. Pagsasagot po, yes. Engineer. Kausapin mo rin siya. Sige, magbakbakan din dalawa. Makikinig po ako. Yes, good morning. Good morning, Mr. Chair. Good morning po sa committee. Your Honor, and under the regulation po ni ERC, kapag ka po yung mga power supply agreement, wala pong approval galing sa commission, nalilimit po yung pag-charge ng nararapat na DU na ipasa doon sa kanyang mga consumer sa tinatawag nga po na NPC time of use rates. So doon po sa naging decision po ng commission sa show cause order, so napag-alaman nga po na hindi po naayon yung mga ipinasa ng SFELAPCO sa kanyang mga consumers, kaya po nagkaroon ng computation ng mga panahon kung kailan hindi po ipinasa yung NPC time of use. So we note, Your Honor, that there are periods na mas mababa po yung in-implement ng SFELAPCO, but then meron po mga periods na hindi nga po. That's why meron pong computation na nandun po na sinasabi na hindi po naayon doon sa regulasyon yung pag-charge ni SFELAPCO. So yun, Mr. Chair, sa mga ano po na yun po yung naging basihan po ng ERC para po i-compute yung pong naging pag-charge. So Mr. Lazatin, in short, matapos gumawa ng pag-aaral ang ERC, nakitaan kayo ng violation, which is hindi tama yung inyong singil, kaya hindi nila inaprubahan yon. Kaya lang nagmatigas kayo, nanindigan kayo at pinapatuloy niyo pa rin. ERC is the authority. So, ibig sabihin, hindi kayo nakikinig sa mga otoridad. Meron kayong sariling authority dyan na binigay niyo sa inyong mga sarili. You feel entitled. Kung anong gusto niyo, yun yung susundin niyo. Regardless, kahit na mayroong otoridad nagsabi na mali yan, bawal yan, hindi dapat ka nagsisingil ng ganon. Pwede pong sumagot. Yung pong charges po na ano na po namin, hindi po kami ang sumingil po.
ito po ay sinigil sa amin ng mga generator at po ng market. Kaya paano po kasi, ito po ay inherent cost po sa pagtatransak po ng business po, ng negosyo po sa ano. Kaya po, wala man po napunta sa amin sa SFELAPCO, sa yung 650 million na yon. Kami lang po nag-collecta noon at binayad din po namin sa generator at sa market po sa WSM. Hindi po kami nagbenepisyo ni isang singko po do sa ano po. Kami lang po ang nagkolekta para sa kanila. Okay, kaya, Mayor Vilma, narinig mo sinabi ng SFELAPCO, hindi rin po sila nag-benefit, sila po ay parang kolektor lamang at ipinasa lang nila yung nakolekta nila sa isang generator. Opo. Kung hindi po, sinabi ko na rin po dun sa isang partner nila kay Mr. Escaler, ganyan din po yung sinabi nila sa akin na hindi daw po sila yung magbe-benefit. Kung hindi po, alam ko naman po na hindi sila yung magbe-benefit noon, bakit hindi po nila kami tulungan na singilin nila doon kung saan sila nagbayad? Kasi pinastro lang po sa kanila daw eh. So bakit hindi po nila kami tulungan since Fernandinos din po sila, bakit hindi po nila kami tulungan na kolektahin yon kung saan nila binigay? Kasi nag-pastro lang po sa kanila, di ho ba? Sa totoo lang po, Senator Rafi and Senator Win, ito po yung kinakabahala ko po talaga. Kasi since 2021, nagkaroon na po sila ng Shoko's order pero wala po silang ginawa. Nakakabahala po yon kasi ito parang ganito na rin po ba ang mangyayari ngayon? Kung walang magko-complain kagaya ko po, edi mapapark din po yan. Kung ganun po na madali lang pala nilang ibasura kasi 10 years na po kami pong mga Fernandinos, nag-aantay po kami. Meron na ngang resulta pero hindi po nai-implement. Hindi po namin alam kung kaninong ahensya kami hihingi ng tulong. Sa totoo lang po, ang daming discouragement po na naririnig ko na wala daw po akong magagawa dahil institusyon na po ang SFELAPCO sa bayan namin. Institusyon na po sila. So parang nakatali po yung dalawang kamay namin. Kaya kinapalan ko po yung mukha ko, nagpatulong para po makakuha ng appointment sa inyo, Senator, at maraming salamat na pagbigyan niyo kami. Kasi po ito na lang po yung chance namin para mapakinggan kami. Kasi po kung alam ko po, kasi in my own capacity po, ako na po yung nag-hire ng lawyer kasi mahirap po sa city mag-approve ng budget. So ako na po representing the people of San Fernando. Pero kinakabahan po ako kung meron bang mangyayari sa ginagawa naming ito. Kasi nakita niyo po, 10 years walang nangyari. Ngayon, hindi ko po talaga tinantanan ito kahit kanino humihingi po ako ng tulong. Ngayon, in my own capacity, may magagawa po ba kaya ako? Ano po kaya ang mangyayari ngayon, Senator? Maaari din po ba kayang mangyari yung nangyari noon na 10 years ago na walang nangyari? Shoko's order na 2021, wala ding nangyari. Ano po ang assurance ng mga Fernandinos na magkakaroon po sila ng justice? So yun po yung kabado po ako. Kasi kung mag-EMR sila, siguro matatapos po kami sa ERC this year. Pero paano kung mag-ado pa sila sa Court of Appeal, Supreme Court? Paano na po? Marami nang magiging kriminal sa mga mahihirap kong kababayan sa San Fernando. Dahil po sa taas ng kuryente. Hindi lang po kasi dito tayo natatapos. Kasi po, pag hindi po na-stop
yung patuloy na pagtaas ng kuryente namin, susunod na po yung water district. Susunod na po yung prime water. Kasunod na po nun, magtataas na po lahat ng malalaking establishment sa San Fernando. Napakadami po naming tertiary hospital doon. Definitely, magtataas po sila. Napakarami din po naming eskwelahan doon. Definitely, magtataas po sila. So, okay. So yun po. Okay, makasingit lang po. Ginagamit lamang niya yung proseso which is available sa kanya, nasa konstitusyon yon na pwede siya mag-MR and then pwede siya pumunta court of appeals, tama ka, hanggang Supreme Court. Kaya tuwan-tuwa to eh. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, salita lang tayo ng salita rito. Total, paabutin to hanggang Supreme Court. At pagdating Supreme Court, after the Supreme Court decision, which will take probably years from now, saka pa lang magkakaroon ng final and executory, mag-decision na yan. Now, Mr. Lazatin, sino pong may-ari ng SFELAPCO? Sino-sino pong mga owners? Yung nakalagay sa SEC opo, records nyo? Opo. Marami pong may-ari ng sino SFELAPCO po yung mga main owners? Ang main owners po, ang Aboitiz po, meron po silang 21%. Aboitiz? Direct. Nandito mga Aboitiz? Meron ba tayong Aboitiz dito? Kayo po? Sa AP Renewables po ako. Hindi, pero pag-Aboitiz kayo? Aboitiz Power po. Hindi natin pinatawag yung Aboitiz dito? Comsec? Yung. Taga-Aboitiz. Okay. Yung, so, ilang percent ng Aboitiz? 21% po ang direct nila. 21%. Katapos po, yung Pampanga Energy Venture po, na may-ari po ang Pampanga Sugar Mill, saka po mga ibang shareholder, meron po silang 52% doon sa... Okay, kanina niyo pinasa yung mga pera na sabi niyo na sinasabi niyo ng ERC na dapat i-refund, sabi niyo pasto lamang kayo. Opo. Kanina niyo pinasa, kaninong kumpanya? Ang sir, direct to the point, huwag ka na mapautal-utal, please lang. Opo. Kanina niyo po pinasa? Ang kami po ang kumolekta para po sa APRI. Sila po ang nag-bill. Okay. So kumolekta kayo ng pera na hindi authorized ayon sa ERC kasi napakalaking singilin na yan, hindi na tama. Yung pera mga yon ay ipinasa nyo sa APRI. At ang APRI ay pag-aari ng Aboitiz. Yung pong collection na binayad po namin doon, I think po pwede po sagutin ng APRI. Hindi rin naman po pumunta sa kanila. Sila po rin ang kumolekta para po sa WSM, saka po yung mga line-specific losses po. Yung po hindi diretso sa mga generator. Yeah, no. Okay. Sabi nyo, kumolekta kayo ng mga pera. Opo. Na sinasabi ng ERC na wala sa tama. At yung mga pera ang kinolekta ninyo ay pinasa nyo sa APRI na pag-aari ng Aboitiz. Ngayon, dinidepensa mo na agad yung Aboitiz. Hindi mo muna pinabayaan ako magtanong sa Aboitiz. Agad-agad kinampihan mo ang Aboitiz na sinasabi mo na pinapasa din nila sa WSM. Di ba? I wasn't asking you, pero voluntarily, ikaw nagsabi niyan. Ikaw ba ay at the same time, tauhan ng Aboitiz? Hindi po. Oh, bakit mo agad-agad dinidepensa yung Aboitiz? Na hindi naman yung tanong na yun para sa iyo. Dapat ang sumagot yan ay Aboitiz. Di po ba? Opo. Okay. Ano ibig sabihin po ng APRI? Mr. Jeff Estrella, President COO ng APRI. Ito po ay tumutugon sa AP Renewables Incorporated. Tayo po ay ang nag-ooperate ng dalawang geothermal na planta po. Isa po sa TV sa Albay at yung isa po ay located sa mga bayan ng Bai, Calawan sa Laguna po at sa San Tomas, Batangas. Okay. Mr. Estrella, pinapasa sa inyo, itinuturo kayo ng SFELAPCO na yung pera daw ay napunta sa inyo na kolekta na sinasabi nga po ng ERC walang sa tama at kinampihan agad kayo nito ni Mr. Lazatin na sabi pinasa niyo sa WSM. Ano po ang balak ninyo dyan po sa Aboitiz? Ano pong plano? Kayo ba'y sasang-ayon lamang sa sinasabi ng SFELAPCO na mag-MR and then Court of Appeals and then Supreme Court? Ganun ho ba mangyari? Siguro po bago parusahan nyo itong mga kababayan natin? Definitely po wala po tayong intention na gano'n. Let me finish you. Okay. Kayo dyan sa Aboitiz, ang dami nyo mga katiwalian. Marami, napakarami yung katiwalian by the billions.
And this 654 million, mapupunta na to sa bula. Hindi nyo na babayaran. I'm not, as long as I am the chair, committee chair ng energy, expose ko lahat ng katiwalaan ninyo. Trust me. It's either bayaran nyo na lang, refund nyo na lang sa mga taga San Fernando, Pampanga, itong 654 million, or kakalkaling ko lahat ng baho nyo dyan sa Boitis. At ang dami nagbo-volunteer. Alam nila na magkakaroon hearing, maraming gusto mag-volunteer para expose ang baho ninyo dyan sa Boitis. Marami. Siguro kung kukunin ko lang yung mga papeles na isubmit nila, which I will accept, siguro baka isang bodega. Di ako nabibiro. You made billions and you're still making by the billions of pesos. At ilan doon, wala sa tama. Ilan doon, dinudugasan nyo ang taong bayan. And now, 654 million na sinabi naman talagang mali, sabi ng ERC, hindi nyo may balik, kailangan didaan pa sa proseso. At who knows, dahil makoneksyon kayo, eh baka matatalo lang. Ito mga pobre natin kababayan sa San Fernando. ERC, baka mo sagutin yan, Mr. Estrella. Pwede ba i-order ang APRI na ibalik ang refund dahil pasto lang naman daw ang charges? Your Honors, we'll consider po impeding na rin po si APRI sa mismo show, admin case po ni SFELAPCO. We will submit it po sa commission for the resolution po. Okay. Go ahead po, APRI, Mr. Estrella. Maraming salamat po, Mr. Chair. Balikan ko lang po panandalian yung bakit po ba nagkaroon po ng sinasawag na other charges na nabanggit po. Ano? Nung mga panahon po kasi na iyon, ang SFELAPCO po ay indirect WESM member. Ang APRI po ang direct WESM member. So yung transaction po ng SFELAPCO ay dumadaan po sa APRI, particular yung sa mga nominasyon po nila. So ito po ay may karampatang bayad po. Since hindi po sila member, kami po ang nagbayad sa merkado po. So kumbaga, yung pera po na sinasabi po natin, yung 654 million po, wala po sa amin yon. Ibinayad din po namin yon sa market po, sa mga line. I know that, pero alam niyo naman, yung 654 million na binigay sa inyo, alam niyo na mali yon yung amount na yon dahil walang paintunot yon sa ERC. And yet, tinanggap mo pa rin at ibinayad mo kung kanino yon, sabi mo WESM. Kasi kung ako, alam ko na mali ito, itong pera ibinapa sa akin kung ako isang kumpanya, kung ako isang matino na kumpanya, yung pera ipinapasa sa akin, ibinibigay sa palad ko, hindi ko na po yan gagalawin o ipapasa kung saan pa, kundi ibabalik ko. Or, pupuntahan ko yung kinaukulan. ERC, meron kayong pinalabas na show cause order na mali pala itong amount na sinisingil, sobra, wala sa tama. Alam nyo naman yun, di ba? Alam nyo yun. And yet, yung pera ipinasa sa inyo na kolekta ni Mr. Lazatin, ipinasa nyo ulit. Nagugas kami ulit kayo, nagponsyo pilato ulit kayo. Sa halip na pag-uusapan ninyo, paano mag-comply sa request ng ERC? Paano ma-refund yung mga pera? Di po ba? So, ang masasabi ko po, Mr. Chair, ito naman po ay hindi itinago sa ERC. Kasama po ito sa aming aplikasyon po ng SFELAPCO doon sa nabanggit na PSA o yung Power Supply Agreement. At sa amin pong kakayahan sa AP Renewables, kami rin naman po ay subulat sa ERC upang humingi ng pagmamadali po ng approval ng PSA. So ito po hindi nakatago na sa kontrata po. Humingi kayo ng approval. Pero hindi si SFELAPCO po. Nag-follow up po sa approval. Si SFELAPCO po ang nag-apply doon sa approval ng ERC po. Kaya nga, hindi inaprobahan ng ERC. Hindi pa po inaprobahan. Kaya nga, na inabot ng 10 taon. ERC, balik tayo sa inyo. May problema din po kayo dito. Di ba?
lahat ng mga order ninyo, lahat ng mga patakaran ninyo, binali-bali nito at hindi sinunod. Ano to? Dahil kulang kayo sa tao? Mabagal kayo? O dahil sa isang dahilan na kayo lamang Diyos lamang at kayo nakakaalam? Your Honors, admittedly po na mabagal for... So in-admit mo na kayo lang nakakaalam at sila at yung Diyos? Hindi po, Your Honor. Admittedly po, mabagal po in terms of resolution talaga sa ERC. We do have a lot of backlog po, and tama po, na-discuss din po yun in other hearings din po. You know what, ma'am? Only in the ERC, only in the Philippines, only in ERC na 10 taon bago umaksyon sa isang problema. 10 years, isang dekada. Alam niyo po kung gaano katagal yung isang dekada? Marami na siguro sa matawan niyo na umalis na, nakapag-abroad na, nag-retire na. And yet, ito pa rin, hindi pa rin na-aprobahan. Hindi pa rin na-aksyonan. Like I said kanina, maaaring sinadya nyo na pabagalin yung proseso. Dahil, for the second time, kayo lang dyan sa ERC at itong mga taga SFELAPCO at Aboitiz ang nakakaalam sa tunay na dahilan. Pero sabi pa nga doon sa pag sumakay ka sa jeep, maklagay doon, God knows who does not pay. Magbabayad kayo balang araw. And it will catch up on you. May expose ito. Really. So anong plano, ERC? Sila'y magpapile ng MR? At kailan niyo po, kailan kayo magpapile? Next month? Next year? Itong linggo. And then syempre, pag yung decision ay hindi favorable sa inyo, aakit kayo sa korte, di ho ba? Sa RTC? Tama ba? I-exhaust po namin ang mga... Exhaust. Tama. So RTC, it will take a year or so, and then pupunta kayo sa Court of Appeals. And then Court of Appeals, dahil backlog din sila, another year or so, 3 years, and then Supreme Court, backlog ulit. So, another 10 years. Naalala ko tuloy yung mga kaso ko sa NLRC. Nang kamatay na yung mga nanalo sa kaso, nag-grant ng refund ng NLRC. Pero ang ginawa nung inireklamo, ginamit yung sinasabi niyo proseso. Pumunta sa korte hanggang sa Supreme Court, hanggang sa nang kamatay na ang mga nagsisingil ng refund o nagsisingil ng panalo. Dito, makinig kayo dyan sa Aboitiz. Dito, siguro, marami sa mga gusto magkaroon ng refund dyan sa Pampanga, hindi lang matitikman. Dahil, God forbids, baka ilan sa kanila, lilipas na. Yumao na. Hindi ba kayo nahiya dyan, kayo? SFELAPCO. And Mr. Estrella and Aboitiz. Hindi, natanong ko lang, ito on a personal matter. Forget about the process muna. I know meron tayong process. Nirespeto ko yan. I respect the process. Kaya nandyan yan para dapat masunod at dumaan tayong lahat yan. Available sa inyo, RTC and Court of Appeals, Supreme Court. Ang sa akin lamang, ano ang feeling mo kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon nila na nagrabyado ka at meron ng authority nagsabi na yes, nagrabyado ka, dapat mabigyan ka ng refund. Konting refund. Kasi yung 650 million, marami yan sila. Konting refund. And then, yung inutosan mag-refund, gagamitin yung proseso, naabuti ng 10 years, 15 years, 20 years. Ano maging feeling mo, sir? Na yung mga taong yun, hindi ka tulad mo na mayaman, ito yung mga simpleng tao. Anong feeling mo kung ikaw ay nasa other end, kung ikaw ay nasa sitwasyon nila?
Simple din po lang tayo, Mr. Chair. Siyempre po. No, hindi ka simple. President, CEO ka. No, tama po kayo. Huwag niyo po akong i-bullshit. No, presidente ka at CEO ng isang kumpanya. You're not a simple man. Mataas ang katukulan mo at siyempre mataas ang sweldo mo. Ito yung mga naniningil, ito yung mga consumer ng San Fernando, Pampanga na nadugasan, if you will, if you may. Ito po yung mga simpleng tao. Ito yung mga jeepney driver, mga teacher, mga security guard, mga ordinaryong empleyado sa City Hall, sa bangko. Yun yung mga simpleng tao. Ikaw, President, COO, Chief Operating Officer, you call yourself simpleng tao? No, you're not. Okay. Sige, sir. Anong feeling mo kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon nitong mga kababayan natin sa San Fernando, Pampanga na they deserve a refund dahil nakita na talaga ng ERC na they deserve it dahil sila ay naloko? Ano pong inyong reaksyon? Tama naman po na kung ako po yung nasa kalagayan nila, siyempre aasak rin po, katulad po sinabi ng ating... Kung ikaw sa kalagayan nila, ano yung gagawin mo? Anong action ang gagawin mo laban doon sa kumpanya na magbibigay sa sa'yo ng refund pero maraming ginagawang diskarte? Anong gagawin mo? Siguro po, Senator Rapi, if inyo pong pahintulutan, baka hindi ko po masagot ng maayos yung inyong katanungan. Hindi, pakisagot lang po, sir. Kami po ay kasama po dito ang partido kung inyo pong mamahal. Tinatanong ko lang kasi nagtataka lang ako. Kasi pinaparamdam ko lang sa iyo yung naramdaman ngayon ng mga tao na nag-aasa ng refund at akala nila panalo na sila. Paano kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Yun lang po yun, simple na tanong lang. Yun nga po, Mr. Chair, aasa po sila. Yun po masasabi ko. So aasa ka lang? So papabayaan mo lang? Kanyari, ikaw nasa sitwasyon nila, papabayaan mo lang? Aasa ka na lang? Magdasal ka na lang? Tama? ERC, is there a way na mai-revoke natin siguro yung franchise nitong SFELAPCO or any company, entity na involved dito sa sa reklamo? For SFELAPCO, Your Honors, the franchise is granted po by Congress. So Congress can revoke po the franchise of SFELAPCO. Kaya nga. So ibig sabihin, through Act of Congress, pwede ma-revoke yung franchise nila. So yes, for sir. The meantime, dahil sila ay pumunta sa korte, so pababayaan muna natin. Magpupunta muna sa MR ninyo. Once the period for the filing of the MR lapse po, and for as long as ERC did not issue any temporary restraining order, sir, Your Honor. After the 15-day period po for the filing of the MR, for as long as ERC did not issue any order staying the decision or the implementation of the decision should be implemented po. Oh, as long as you did not issue as long temporary as a stay order or a TRO po, Your Honor, for as long as after the lapse of the 15-day period within which they can file their motion for reconsideration, that would be on March 20. Okay, so yung sinasabi niya by next week, yan ay covered pa rin ng hindi pa abot sa stay order? Kailangan po mag-lapse yung 15-day period po, Your Honor. The 15-day period for the MR po. So hindi na ipapalapse yun, for sure. Once mag-lapse po yan, Your Honor, for as long as ERC did not issue any order staying the decision or stopping the implementation of the decision should be implemented by SFELAPCO. Ang tanong ko, pag nag-MR sila sa inyo, is there a way na yung MR nila ay hindi nyo i-honor? Simply because, para sa akin to, I'm not an expert here. You guys are have more knowledge than me. Kasi binastos na kayo 10 years. Hindi kayo, binaliwala kayo. Okay? And then, show cause order. 2 years, binaliwala yung show cause order ninyo. Huwag nyo nang tanggapin yung kanilang MR? Is that possible? And then, yung sinasabi mo, mag-execute ka ng stay order para ipa-implement yung gusto nyong mangyari, which is mag-refund ng 654 million.
Is that a remote possibility? Right now, Your Honors, we are governed by our own rules issued for rules of practice and procedure, which allows them to file po the motion for reconsideration. But whether or not the motion for reconsideration will be granted or will be denied by the commission, it's upon the discretion and the evaluation po of the commission. So what I'm saying is, halimbawa, nag-file siya ng MR, agad-agad magpalabas kayo ng decision na nope, the order stays, kailangan mag-refund. So ang sinasabi mo, ang next request nila, course of action is, pwede siya pumunta sa RTC. Your Honors, if we issue an order, tama po, we can issue an order stating that the decision should be implemented despite the pendency of the motion for reconsideration. And assuming na we deny the motion for reconsideration po, and then they go up to the Court of Appeals po. A Court of Appeals, so hindi na RTC. Tama po, Court of Appeals sila. Your Honor. Okay. Assuming they go up po sa Court of Appeals, for as long as the Court of Appeals do not issue any temporary restraining order stopping the decision of the ERC from being implemented, the decision shall be implemented, Your Honor. So, same din po. Kanina po kay tahimik dyan, Mayor Vilma, at nakita ko from time to time kayo medyo nakasimangot at hindi ko ay masisisi kahit na ako malagay sa inyong sitwasyon. Ano pong reaksyon nyo rito base po sa mga narinig nyo? Pinag-usapan dito ngayon. Sa totoo lang po, sir, yung first time ko pong nagpunta sa ERC, up to this time po, ang dami na po talagang violation na naririnig ko po, no po. Kasi una po, hindi po sila nagkakaroon ng bidding. So, iisang energy provider po yung kinukuhanan nila. So, from there po, wala na po talagang protection ang mga consumer. So, nagkaroon po ng public hearing sa San Fernando. Parang wala rin pong nangyayari kasi, sir, Your Honor. Nakakapanlumo lang po yung naririnig ko ngayon. Yung parang, yung pagod namin, nawawalang saysay kung yung sinasabi nyo nga po na dadalin pa sa ganito. Dadalin pa sa ganyan na talagang aabutin ng taon bago po namin makamit ang hustisya. Wala ho bang remedy yung ngayon na wag mo aba pong ganyan yung dumadaan sa prosesong sinasabi nila? Hindi ho ba pwedeng maitigil muna yung pagtaas ng kuryente? Kasi po sobra, 50% po sir, Your Honor, ang tinaas talaga. Hindi ho ba pwedeng matigil muna yon aba pong nag-aantay tayo okay. ng... Very good question, Mayor. So, ERC. So, habang gumugulo yung tinatawag na proseso na ikinatutuan ng husto, abot langit, ang tuwan nitong SFELAPCO at nitong Aboitis, wala bang way na mapatigil yung pagtaas ng singil? Stop muna yung singil? Or papabayaan nyo na lang, wala kayong pakialam. Your Honor, yung pong singil nila ngayon na pinapatupad naman po ay naayon naman po doon sa bago nilang kontrata na in-enter naman po nila ng emergency supply agreement. So yun po yung pinakabagong kontrata nila. Yun ang bagong kontrata na sangayon kayo doon. Yung ba yung sinisingil ngayon? Your Honor, yun naman pong bagong kontrata na yun, meron po siyang karapatan na i-enter yun based on the certificate of exemption naman po na binigay sa kanya ni Department of Energy para po mag-enter doon sa power supply agreement na yun, Your Honor. Okay, pero kung kayong tatanungin, kasi kay Mayor, mataas na singil yun. Hindi makatarungan yun. So para sa inyo, hindi dapat. Tama, mali. Hindi dapat ganun kataas ang singil. Your Honor, based on the... Kailan na-probahan ng DOE? Yes, Your Honor. Since that has a certificate of exemption, they are allowed to implement it po. Then meron pong post-review po ang mangyayari na ngayon sa KERC, Your Honor. Ang ibig kong sabihin po dito, kasi ang sinasabi ni Mayor, sana mapatigil muna yung pagsingil ng mataas.
di ba? Mataas na singilin. Habang gumugulo yung proseso, yung pupunta sila, mag-MR sila, and then punta Court of Appeals and Supreme Court. For the meantime, stop muna yung pagsingil ng mataas na singilin sa kuryente. Tama po? Opo. Pero ang sabi ninyo, eh, since yan ay they entered into a contract na may approval, emergency contract na may approval sa DOE, kaya wala na kayong say. Ang tanong ko, kung para sa inyo, tama lang ba yun, yung amount na yun na sinisingil ngayon? Go ahead po, Mayor. Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, ang may sole authority po ng pagpapahintulot ng pagtaas ay walang iba kundi ang ERC lang po. Yun po ang pagkakaalam ko. At noong pong nagpunta ako ng ERC, January 20 po ata yon kung hindi ako nagkakamali, tinanong ko po kung meron ng application yung SFELAPCO right at that moment. Tinignan po ng ERC, wala po pong application yung SFELAPCO noong panahon na yon. Kaya humingi po ako ng certification na up to that date, wala pang application yung SFELAPCO. Wala pang approval. So, ibig sabihin po, wala pang approval ng ERC. So, meron po akong dokumento na hawak-hawak na binigyan po kami ng certification ng ERC na wala pang application yung SFELAPCO. Isa-isa na lang po. Ang alam ko po, excuse me po, ERC, okay, granting may emergency procurement, di ba? Kasi emergency. Wala ba kayong kapangyarihan na i-require pa rin itong SFELAPCO na sumunod sa patakaran na gusto ninyo in terms of doon sa pagsingil ng tama na ayon sa inyo, na ayon sa inyong pag-aaral, sa inyong patakaran. Prior approval. So, Your Honor, yun nga pong kanyang kontrata with APRI na amin na pong napag-desisyonan, yun nga po, meron na pong desisyon nga po doon si ERC na kailangan po mag-refund ng mayigit 600 million po. Ngayon po ito pong bago niyang kontrata, since ito nga po ay meron pong certificate of exemption galing po kay DOE, ito po ay inaalaw po siya na implement ito habang hindi pa po niya na isasubmit kay ERC yung pong kontrata na ito, and then magkakaroon po ng... So ibig sabihin, tumapo siya sa DOE, at nung tumapo siya sa DOE, it's out of your hands kasi DOE yan, di ba? So, tama po, Your Honor, magiging post-approval na po si ERC doon sa pag-i-implement noong pong rates na yon, Your Honor. At ang nakaupo ngayon sa DOE, dating tao ni Aboitis. Senator Win, go ahead. The floor is all yours. Thank you, Mr. Chairman. On the topic of, first of all, let me... Thank Mayor Caluwag for bringing this to our attention, and definitely her determination and aggressiveness put this to light. And it's good to look into this matter because we have a lot of DUs, private and electric co-ops, and we don't want a similar situation to happen to the other DU. So I thank Mayor Caluwag for bringing this to our attention. On the topic, Mr. Chair, of the exemption, there are grounds for giving exemption. Tama, Asek, Mario. No, you don't give a blanket exemption just because the DU asked for an exemption. What are the grounds for exemptions? Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Win. The very basic that we award exemption is on force majeure events. So, but of course, we do recognize the individual filings of each DU in some cases. Thank you. So force majeure and individual filings. Ito ang two grounds under your circular, DC 2011-09-00030. Ano ang force majeure situation here?
Thank you very much for the question, Honorable Chair and distinguished Senator Win. Well, in our evaluation nung application po in this particular case ng SFELAPCO, hindi po sila pumasok doon sa force majeure concept. However, at the time of filing and during the at the time of our process, nalaman po namin na hindi direct member si SFELAPCO sa wholesale electricity spot market. In that sense, hindi po pwedeng bumili direkta ng kuryente sa wholesale electricity spot market. And having considered as well na mag-expire by December 25, 2022 yung kanilang existing na power supply agreement, then SFELAPCO will be left with no power supplier. Department of Energy, emergency power supply agreement. However, nilimitahan po namin yon ng 6 months lang instead na 1 year. Kaya po ginawa namin yon kasi isa sa basihan na ginamit namin ay sa amin pong competitive selection process circular, it will take around 180 days to complete yung competitive selection process. So, in one way po, binibigyan po namin ng daan, nire-recognize ng Department of Energy na magkaroon sila ng emergency power supply agreement, pero within that time frame po na bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng emergency power supply, dapat po ituloy nila yung kanilang competitive selection process. At the same way, magkaroon po sila ng time ng para makapag-register properly sa wholesale electricity spot market, which I believe at this time, registered direct member na po sila. Salamat po. Never ba sila naging member ng WESM in your investigation? In our investigation po, until such time na nag-file sila at na-approve yung aming emergency power supply agreement, indirect member po sila sa wholesale electricity spot market. At ang nagno-nominate para sa kanila ay ang kanilang power supplier. No, but ang tanong ko is, never ba sila naging member ng WESM? Nitong huli na lang po. No, but ever since? Not. Never sila. Wala po kaming record. Violation yan na dapat lahat ng DUs natin, lahat ng, at make it simple, lahat ng DUs and lahat ng GenCos, member ng WESM? Tama po yun. Pero ang isa pong paraan ay ang pagre-rehistro as indirect member. Pero sa mga bagong rules and regulation po natin, mandatory na po ang registration, having implemented also the central registration process. Allowed bang indirect membership? Is there such a thing? Meron po tayong nare-recognize hanggang sa ngayon na indirect membership kung saan po yung power supplier ang kumakatawan doon sa ating mga end consumers. Ang alam ko, lahat ng DU dapat mag-register. That's the rule. Tama po yun. Hindi ka pwedeng indirect. And they have to be, I have yet to see a circular that pwede ang indirect membership. We will provide po the Senate and the Committee on Energy on that particular provision po sa WESM rules and manuals. Okay. Thank you. Kung indirect member siya, hindi ba siya kailangan mag-CSP? Assuming, sige, I'll take it na indirect member siya. Ang ating pong competitive selection na process policy ay wala pong kinalaman sa membership nila sa wholesale electricity. Kailangan po silang sumunod dun sa competitive selection process policy natin kung saan po doon po natin mapapatupad yung provisions po na ipira na dapat ang ating mga distributed utility. Kailan siya huling nag-CSP, ASIC Mario? Noong pa pong 2013. Yung pong kanilang PSA ng 2014. So from 2013 till now, hindi siya nag-CSP? Wala po kami sa record. Base po sa submission nila ng distribution development plan, wala po silang CSP na kinondak. Kukondak pa lang sila ngayon. So, hindi ba violation again that wala silang CSP in the past? Base po doon sa ating 2018 and 2019 Department Circular on Competitive Selection Process po,
Tama po yun dahil nakalagay po ron na dapat lahat ng supply requirement po ng isang distribution utility ay magdaraan sa competitive selection process. Ito, may nakikita akong trend eh. First, hindi sila nag-competitive selection process, so walang bidding. Second, humingi sila ng exemption. But then again, the exemption is not based on force majeure. It's based on, ano yung term niyo kanina? Mawawalan po ng kuryente yung ano area. Dahil doon sa circumstances na hindi sila direct member. Yeah, so, but that circumstance of not direct member, is that in the qualifications to give exemptions? Wala po. Correct. Wala doon eh. Wala po. Correct. That's why. Wala nga doon, pero binigyan sila ng exemption. Kaya po namin kinonsider yon ay alam po namin na kung walang power supplier ang isang distribution utility. Meron bang dahilan silang maganda na hindi sila mag-direct member? Sa akin pong pagkakaalam, Honorable Senator, wala po. So if they become direct members, hindi sila mabibigyan ng exemption, correct? Tama po, kasi bibili lang po sila sa wholesale electricity or market. Dapat mag-CSP sila. Tama po. So, kasalanan nila hindi sila direct member. Well, malinaw po 'yun dun sa paliwanag namin dun sa pagbibigay namin ng exemption. Correct. And bakit di pa binigyan sila ng exemption kung kasalanan nila? You created your own basis for exemption eh. Magklaro talaga na it's only force majeure. I know that eh. Tama po, Mr. Senator. Kaya lang po, ang isa po sa konsiderasyon na binigyan ng Department of Energy, which took us a lot of discussion, is kung hindi po sila direct members sa wholesale electricity spot market at mag-terminate by December 25 yung kanilang PSA, wala po silang mapapagkuna ng supply. So, magpapasko pa naman po noon kung wala silang, kasi expiration po is December 25. At kung titingnan niyo po yung record, na-issue po namin yung exemption ay December 23. Dahil ayaw po namin mawala ng supply ng kuryente sa San Fernando. Yeah, but because of that exemption, dito yung sinasabi ni Mayor na tumaas yung presyo. Correct? Tama po yun. Pero again, ang if I may po, ang pagbibigay po ng emergency power supply agreement ay hindi po nangangahulugan na hindi na po dadaan sa proseso ng ating Energy Regulatory Commission. Yeah, but that's post already. That's post-approval. Opo. In other words, nakolekta na nila eh. Yes, but po. That's beside the point. Ang point doon is, hindi alam nila as consumers kung tama yung binabayaran nila at competitive yung presyo na binabayaran nila because of that exemption. But the exemption is hinged on something that is not present in your rules, in your policy, which is only force majeure. No? Gumawa lang tayo to accommodate them, pero kasalanan din nila na hindi sila naging direct participant in WESM. So my point of the matter there is, babalik tayo sa kanila, bakit hindi sila nag-direct participant in WESM? Yun ang naging problema. Because of that, the quality without, no? So anong violation nila? Hindi naman pwede na, kasi if it will set a bad precedent eh. Hihingi na lang ng hihingi iba ng exemption. Gagawa na lang sila ng scenario wherein they can ask for an exemption. So what violation ang nagawa nila? Senator Wayne. So doon sa exemption dapat force majeure ang reason at sinabi niyo po wala doon. So gumawa kayo ng sariling patakaran para mapagbigyan sila. Okay? And sa pagbigyan niyo ng exemption, pinayagan niyo sila na mas lalo pang tumaas ng rate sa kuryente. Paano nangyari? If I may po, problema lang doon sa present na presyo, di ba? Mataas na yon para sa mga consumers. And then tumakbo sa inyo, humingi ng exemption at binigyan nyo kahit na wala naman sa talaga sa patakaran na force majeure. So you come up with a policy para mapagbigyan sila. And by doing so,
pinayagan nyo ng tumaas pa ang kanilang kuryente. Bakit ganun po, sir? Thank you very much, Honorable Chair. Yes, we do understand po kung ano yung punto na tinitingnan natin sa ngayon. Nais ko lang pong i-emphasize talaga na at the time na pinaprocess namin yung kanilang request for exemption, mas binigyan po namin ng pahalaga kung magkakaroon o mawawala ng supply ng kuryente doon sa San Fernando o doon sa franchise area ng SFELAPCO. Dahil kung hindi po namin sila bibigyan ng Emergency Power Supply Agreement exemption from CSP, hindi po sila pwedeng bumili direkta ng supply sa wholesale electricity spot market. At kung magkaroon man ng avenue na bumili sila ng kuryente sa wholesale electricity spot market, hindi po na free market po 'yon, so hindi po natin magagarantiyahan ng presyo. Pagdating mo naman doon sa actual presyo po nung ating binigay sa kanila na exemption, hindi po kasama doon sa pagbibigay ng exemption or indirect lang po yung consequence ng presyo. Dahil hinahayaan po namin ang isang distribution utility na gumawa ng paraan kung paano nila maibibigyan na matupapatupad pa rin yung least cost manner ng kanilang procurement ng supply. Sa katunayan po, yung aming pong COE, hindi pong sinasabi doon kung sino yung magsusupply. Pero sir, alam niyo naman po siguro the fact na may problema sila sa ERC dahil hindi na po makatarungan yung rate na sinisingil nila, right? And then tumakbo sa inyo, binigyan nyo ng exemption kahit na hindi yung force majeure, sabi nyo nga, hindi nyo man kinonsider na, teka muna, eh lalapit sila sa amin para makapag-taas pa ng kanilang rate. Nandun na nga tayo kasi kapag hindi nyo binigyan ng exemption, eh mawalan supply ng kuryente. Yun yung parang banta nila sa inyo. Di po ba? But is there any way na may pagpatuloy pa rin natin sila mag-operate at hindi pa rin mawalan ng kuryente yung lugar? Pero gali. Hindi naman po para sila ay makapagtaas ng singil. Mataas na nga yung singil na ayon sa ERC na hindi tama and then tatakbo sa inyo, papayagan nyo tumaas pa sa ngalan ng exemption? Thank you very much sa po. Sa ngalan ng emergency? Thank you very much po, Honorable Chair. Doon po sa katanungan ninyo na hinayaan ng Department of Energy yung pagtaas ng presyo, nais ko palang i-emphasize ulit na hindi po yung presyo yung inaproba ni DOE, kung hindi yung avenue lang, yung pamamaraan lang na pwedeng bumili ng kuryente na hindi dadaan sa competitive selection process. Pero hindi po kasama sa exemption kung saan manggagaling yung kuryente, kung kanino po nila bibilhin. Yun po ay bibigay din daan sa distribution utility kung paano sila magsiselect ng kanilang supplier under negotiated term. Pangalawa po na tinitingnan nga po namin is that meron naman pong existing rules and regulations na sinusunod tayo. Na yan po ay ini-implement ng ating Energy Regulatory Commission. Okay, pero sir, wala bang limit na maiseset kayo dyan sa DOE na sige, emergency procurement, pero hanggang dito lamang po din yung singil. Hindi pwedeng itodo kasi nga as it is, mataas na nga yung singil nila ayon sa ERC. Pagtakbo sa inyo, Maraming salamat po. Mag-increase lang sila sa gusto nila at papayagan nyo sa ngalan ng emergency procurement. Maraming salamat po. Sa amin po nga palang mga certificate of exemption, meron pong recognition na ganun na ang presyo ay hindi dapat tataas doon sa presyo ng isang planta na kaparehas ng technology. So kung yung pong technology na yon ay merong approved na supply agreements, at yan naman po ay nasa saad dun sa mga existing regulation natin, dapat po hindi tataas doon. Kung sakali naman po, na yun nga, hindi magkaroon ng approval ang ERC, dapat po silang sumunod doon din sa ERC regulation na ang presyo ay hindi dapat tumaas doon sa time of use rate ng National Power Corporation. Yun po yung mga tinitingnan natin mga guidelines at existing rules and regulation. Data po at ang Department of Energy po, wala pong karapatan para magpahinto o magbigay ng presyo.
So ibig sabihin kung magkanong itataas nila, magtaas nila ng 100 piso, wala kayong karapatan na para pigilan yan in the name of emergency. Hindi po. Ang tanong ko kasi sa inyo kung meron bang limit yung papayagan sila pag, na pagtaas ng kanilang rate. Kasi galing na nga po sa ERC mismo na mataas na yon, hindi na tama, and then tumakbo sa inyo at ginamit po yung emergency procurement at natatakot kayo baka mawala ng kuryente, wala na mag-supply ng kuryente, December pa man din, kaya pinayagan nyo kahit na hindi force majeure yung reason, sige nandoon na tayo. Para magkaroon ng kuryente, tulit yung pagbigyan ng kuryente. Pero ang tanong ko, hindi ko pa sinasagot sir, wala bang maximum na hanggang saan? And then wala ho ba kayong ginawang pag-aaral para aprubahan yung itinaas nilang rate mula lang sa dati? Saan yung, ano naging basis nyo para payagan yung amount na itinaas nila from the previous rate? Thank you very much, Mr. Chair. Again, nabanggit ko po kanina, ang dalawang punto po na tinitingnan natin ng pagpepresyo ng emergency supply ay kung ano po yung existing approved na PSA of the same technology in the same area or yung pong time of use rate ng National Power Corporation. More than 50% atang tinaas, tama? Mula sa dating rate? Am I right? Mr. Lazatin? Mayor, dito mo lang mas tiwala kay Mayor. Mayor, napansin niyo po, mas malaking tiwala kay Mayor. Sorry. Sorry, nothing personal. Mayor, more than 50%? 50% po. Kasi po, yung sa amin pong bahay, dati pong 60,000, naging 93,000 po. Yung at in comparison po dun sa ibang mga bill, 50% po yung itinaas. Pero sir, Your Honor, makoment ko lang po, meron po silang 10 years para maghanap. Ano po? Hindi po nila nagawa. Sila 10 years para maghanap ng supplier. Energy provider po. Provider, okay. Hindi po nila nagawa. Di ba sila yung may pagkukulang noon? Eh bakit po kami yung nagsasuffer, kami yung consumer? Siguro naman po yung hindi nila pagtaas ng kuryente, hindi naman po nila ikaka-bankrupt, sir. So yun lang po yung hinihingi ko po sana ngayon habang nasa proseso po tayo. Sana po wag muna silang magtaas. Wala ho bang magagawa ang ERC dito since meron na rin po silang order? Nasagot na yung kanina, unfortunately, nakakalungkot nga dahil nadaan sila sa proseso, mag-MR and then pag natalo sila sa MR, akit sila sa Court of Appeals in the Supreme Court. Nandiyan na po yan, available sa kanila yan, nasa batas po natin yan, there's nothing more we can do. Konsensya na lang siguro ang papairal dito. Pero itong si Mr. Lazatin, mukhang wala siyang pakialam kasi ginagawa lang doon yung trabaho niya. Mr. Lazatin, sabi po ni Mayor, for 10 years, hindi man kayo nakahanap ng paraan na kung ang problema ninyo ay yung inyo pong provider na mataas o hirap kayo doon sa mga requirements ninyo dahil itong provider ninyo ay hindi tumutugma sa inyong mga pangailangan, pati ka naghanap ng ibang provider. Bakit nag-stick pa rin kayo sa Aboitiz? Wala bang iba na pwedeng puntahan na mas mura? Aboitiz lang ba ang pwedeng maging provider ng kuryente dyan? Okay. Ang alam ko marami. Marami mga provider pang iba. Opo. Hindi lang mga Aboitiz. Opo. Marami po salamat na nabigyan po kami ng oportunidad dito. Ang pong nangyari dito, nung pong nasabi po na meron CSP, hindi kami po nag-CSP. Noong pong 10 years ago po, wala pa pong CSP. Ang gawain po noon is usually negotiated, if I'm correct, negotiated po. Kaya po yun ang isang rason namin na nakipag-negotiate sa sa APRI nung panahon po na yon. Isa pong rason actually po kaya po naisipan namin kung pumasok sa APRI, paano po at that time din po, since completely renewable sila, malaki pong advantage ito para sa mga tao pong ng bayan ng San Fernando. So kung renewable, dapat mas mura. Opo, kaya po. Opo, mas lalong tumaas ng 50%. Hindi po. Kung yung pong unang 10 years po, kung makikita natin. Teka muna, makasingit dito.
Asik Marasigan, excuse me, sir. Opo. Renewable, okay, binanggit niya. Para sa akin dapat mas mura. Now, pinayagan nyo na tumaas ng up to 50%. Hindi nyo man ang question? Na teka muna, okay, binigyan namin kayo ng emergency. Okay. Pero yung pagbigyan namin sa inyo ng emergency, pinagsamantala nyo yung ibinigay sa inyo, binigay nyo sa kanila, ng emergency na yan, na magtaas ng 50% more. Nahirap na nga yung mga tao doon sa current rate, and then pinayagan nyo sila magtaas pa ng another 50% sa ngalan ng emergency. Paano nangyari, sir? If I may po, Honorable Chair, maliwanag po doon sa aming ini-issue na certificate on the exemption na hindi po kasama yung presyo sa pagbibigay namin. Although, binanggit po... Bakit hindi po kasama yung presyo? Presyo po importante rito. If I may be allowed to read po yung excerpt po doon sa aming COE. Okay. Nakalagay po doon na, if I may read po, negotiated procurement of emergency power supply wherein the cooperation period of the corresponding emergency power supply agreement shall not exceed 1 year, and as such, EPSA shall be filed immediately before the Energy Regulatory Commission on the issuance and effectivity of... Sir, no sir. Sorry ha, baka hindi tayo nagkakaintindihan kasi... ako yung position ng pangkaraniwan tao. Okay? I'm not very technical dito. Kung ano po yung pag-iisip ng pangkaraniwan mamayan, yun yung pag-iisip ko. Okay? Mataas na po yung presyo na sinisingil po ng SFELAPCO ayon po mismo sa ERC. Right? Now, humingi po ng exemption para sa power supply sa inyo. Na sinabi niyo for the end time na wala doon para sila mabigyan ng exemption yung tinatawag na force majeure, yung reason. And yet, binigyan niyo kasi natatakot kayo mawala ng kuryente. Am I right? Now, nung nabigyan niyo sila ng exemption na hindi dapat kung tutuusin dahil wala sa tamang patakaran, pinayagan nyo silang tumaas ng up to 50% more na mas lalong pabigat po sa mga consumer. Kumbaga, binigyan nyo sila ng lisensya na para dugasan palalo ang mga consumer. Dahil kung hindi dahil sa pagbigay nyo ng exemption, hindi sana matataas yung presyo lalo. 50% more. Kaya kanina tinanong ko sa iyo, wala bang ceiling? Then kung wala kayong ganung patakaran, then dapat from now on, magkaroon na kayo ng patakaran na kung ibibigay reason, wala doon sa patakaran ninyo, wala sa force majeure, huwag niyong bigyan. So paano kung lahat niyan gagayahin? May precedent na nga, sabi ni Senator Wynn, lahat ng mga kooperatiba, electric cooperative, magsabi, I need an exemption. Tapos, wala sa force majeure. Pero nabigyan nyo dati SFELAPCO eh. Bigyan nyo rin kami. Kasi kung hindi, eh magkakaroon ng brownout sa lugar namin. Ganun na lang tayo palagi. Di ba, sir? So paano kung lahat ng lugar, ganun na lang ibibigyan ng reason? Kapag ninyo kami binigyan ng emergency power supply, mapabrownout yung lugar namin. Nag-guess nyo, sir? If I may po, Honorable Senator and Mr. Chair, babasahin ko lang po yung last statement ng aming COE. Sir, ito po yung presyo. Sir, sagutin mo lang ako. Yung sa emergency exemption, magkakaroon president to. Maniwala ka sa akin. Sinisimplify ko lang bagay. Pinaikot-ikot mo ako. Babasa-basahin po ako nandyan. Hindi ko na memorize yan dahil hindi naman ako taga ERC, hindi naman ako taga DOE. Okay, kayong eksperto dyan. Pero sa akin, yung point of view ng pangkaraniwang mga mamamayan na nagbabayad ng kuryente, na naging pasanin sa kanila mahal na singil sa kuryente, gagayahin na po yan ng ibang kooperatiba na makasingil pa na mas mataas
na rate, tatakbo sa inyo. Hingin ng exemption. Kahit na hindi dapat. At ang ipapalusot lang, eh, pag hindi nyo kami bigyan ng exemption, abay, magbabrown na sa lugar. Eh, binigyan nyo yung SFELAPCO, bakit hindi kami? Securitism yan ah. Palibasa yung SFELAPCO ba ay kapartner ang Aboitis? Paano kung hindi sila kapartner ng Aboitis? Nabigyan ba sila? I doubt it. Baka hindi. So anyway, pakisagot lang sir. So paano natin maiwasan na magkaroon president ito na gagayahin, na hindi nila gagayahin itong SFELAPCO? Itong mga ibang electric cooperative. Maraming salamat po ulit, Honorable Chair. Ang nakalagay po nga po doon sa ating pag-approve, no? Kung hindi po sila papasok talaga doon sa force majeure. Meron naman po tayong mga dokumento na pinasasubmit natin sa kanila. Tulad na? Tulad po nung unang-una, kailangan po yung kanilang justification ay naaayon doon sa pinakahuli na isinubmit nila at na-approve namin na distribution development plan. At ano po yung pinakahuli? Kung saan po namin nakikita ang saan nagagaling ang supply, ano yung kanilang projected demand para po malaman namin totoo ba yung sinasabi nila na may kakulangan sila ng supply. And who makes that decision, may kakulangan silang supply? Kayo. Base po sa dokumento na sinabit po sa dokumento. Opo, hindi po kami nagde-decide. Base sa dokumento. So meron ba kayong ginagawa sa mga dokumento sinasubmit nila to make sure na tama yun, mga nakasado doon? Meron po. Do you conduct investigation? Hindi lang po investigation. We do face-to-face validation po ng lahat ng data na sinasubmit nila. Annually po, nagko-conduct po kami ng mga workshop para lang po sa submission ng distribution development plan para na rin po mapatunayan namin na yung kanilang sinasubmit ay totoo, may basihan, at pwede po naming payagan. Dahil alam po namin na yun ang magiging basihan ng kung paano sila mamimili ng supply ng kuryente para sa kanilang mga consumer. Kaya nga po, nakalagay din po doon sa ating babala sa kanila na kung sakali man na meron silang emergency power supply agreement, hindi po pwedeng tumaas ang presyo na kanilang bibilhin base sa pinakahuling approved rate ng Energy Regulatory Commission sa isang comparable na lugar. So meron po tayong ceiling. Kung doon po sa katabi o sa malapit na area, meron pong, assuming ko lang po, lagay po natin na isang coal plant, presyo po nila ay halimbawa, 5 piso. Kung distribution utility po ay bibili ng kuryente under this emergency power supply agreement, hindi po pwedeng tataas doon sa 5 piso. At ang pag-regulate po noon ay binibigay na namin sa ating Energy Regulatory Commission. Okay. So ngayon, magkano ba yung ESC o Mayor? Mayor? Mr. Rotas, magkano po yung singil bago sila humingi ng emergency supply agreement? Ang rate for, ng SFELAPCO? 420 po. 420. Okay. Nung nabigyan sila ng emergency supply agreement? Nag 7.90. Now, sabi niyo po, ASEC Marasigan, hindi pwedeng mas mataas pa sa mga karating na lugar. Sir, wala pa pong VAT po yun. Wala pang VAT. So magkano po lahat pag may VAT? 880 po siguro. 880. Okay, sabi niyo po, kailangan hindi tataas or comparable sa mga karating na lugar. So ano po yung mga karating na lugar na ang sinisingil ay 880 or pataas? At magkano po ERC? Magkano po ERC? ERC, wag ko kayo matulog. Andito pa kami. Magkano po, namonitor niyo ba ang singil rate sa mga kuryente, sa mga karating na lugar sa San Fernando, Pampanga? Meron bang 880? Magkano po? Ano po ba yung mga karating lugar? Ano po mga comparable na lugar na maibibigyan natin, Mayor? Yung kasali po sa amin is Florida Blanca, pero yung Mexico at Bacolor. Magkano po sa Florida Blanca? Parehas po kami ng Florida Blanca. Okay, SFELAPCO din po. Ibang lugar, ibang province. Ay, hindi ko po alam yung iba. Okay, ERC. Pampanga, ano bang pinakamalapit na province sa Pampanga? Angeles po. Angeles. Okay, ERC, sa Angeles, sa Kasabulakan, magkano po? Magkano po?
Gising muna tayo. Siyang tinatanong ko. Mamaya na po tayo. Sorry po, Your Honor. I don't have the data now. We're looking into it now po yung mga ano po. Okay. Wala kang data. Sandali lang po. Masyado kang gigil na gigil, sir, na para ibigay yung position mo. I'm seeing you raising your hand kanina pa. ASEC, Marasigan. Pampanga sa Kabulakan, magkano po ang singil? Pagpawanan ninyo po, wala rin po akong data na hawak ngayon kung magkano. Pero, kung bibigyan po kami ng pagkakataon, ipapatsek ko po. Kasi pinakamalapit po ng lugar na pwedeng bumili sa coal, ang Meralco. Dahil ang Bulacan po ay nasa prangkisa ng Meralco. Hayaan nyo po, papahalo po kami. Kasi kaya ko nabanggit po yan, sir. Kasi ikaw nagbanggit mismo kanina na dapat yung pagbibigay ng Emergency Power Supply Agreement ay hindi po as or comparable doon sa karatig na lugar. Tama po. Okay. So, ang karatig na lugar ay ng Pampanga is Angeles or Bulacan. So, gusto ko malaman magkano ang rate sa Bulacan at Pampanga. Kung yun ba ay dyan nyo binagbasihan. Kasi sabi mo, yung 880, yan ay pinag-aralan nyo at hindi lalampas doon sa mga karatig na lugar na sinisingil na rate. So, that's why I'm asking you that. Sabi mo, hindi mo pala alam. So, hindi mo alam, samantalang sabi mo, inaprobahan mo base doon sa imbestiga ninyo kung ano yung prevailing rate or comparable rate ng mga karatig probinsya. Ngayon, sabi mo, hindi mo alam. If I may po, ang presyo po ng kuryente natin, kalimitan, ay base po sa isang portfolio. Kagaya po ng Bulacan, kaya hindi ko po kayang ibigay yung actual na presyo ngayon. Ang Meralco po ay may isang malaking portfolio. Marami po silang pinapakita na kuryente. No, sir. All you need to do is, ngayon lang sir, pwede naman natin tawagan eh. Sa Bulacan eh, magkano bang rate ngayon? Sino second lowest? Sila, sir. Okay. Okay, so based sa area, eto na po, nakuha na ng tao namin. Ikaw, hindi. Hindi pa nakuha. So, SFELAPCO ang mababa pa rin kung tutusin. Pero, yung sinabi ni Mayor, kung isama yung VAT, abuti ng 8.80. Kumpara sa ibang lugar na nasa 9, meron dito 9.13 eh. Wala pa pong VAT yan, Senator. Ito pong mga ibang presyo dyan, ito pong mga ibang karatig na pelko, wala pa pong VAT. Kung dadagdag po natin po yung VAT, tataas din po lalo yun sa kanila. So, pero kung operative po kasi ang mga yan. Okay. Pati po yung Angeles Electric. Sir, go ahead po. Go ahead po, Mr. Lazatin. Si Mr. Lazatin naman. Kanina ka pa ng Grace. I'm sorry. Opo. Go ahead po, sir. Opo. Ito pong nangyari sa atin sa emergency power supply contract po, na totoo po, nakakuha kami po sa GN Power. Pero po, nagsolicit po kami sa 7 na generator. Out of 7 pong generator na kinontak namin po para mag-offer ng kuryente sa amin, sa totoo po, 3 po ay nagsabi na wala na sila pong kapasidad. 2 po hindi na sumagot, 2 lang po ang talagang nag-offer ng bid po. Ito po ang Thermal Luzon at ang GN Power. At sa 2 pong nag-bid po, nakita po namin ang GN Power ay pong mababa pong presyo. At po sumang-ayon do sa regulasyon ng DOE na di po dapat aakyat do sa last approve ng ERC na rate. Kaya po, yun ang napili po namin. Na yun po, ang naging efekto po nito nung pong Pebrero, nung pong in-implement namin, actually po, lumabas kami, wala pong VAT po. Kami po ang pangalawang pinakamababa sa compared po sa Pampanga. Sa Pelco po, sa Angeles Electric, sa Tarlac, Penelco, sa Bataan po, kami po rin po ang pinakamababa. Na yun po, nasabi po ng Mayor kanina na nanggaling po sa 450, 480, 490 po yung rate po namin bago umakyat.
Yung po ang totoo po, ang efekto po nung ginawa namin, nung in-implement namin po yung unapproved contract po ng APRI sa amin po, nakalagay po sa base po sa guidelines ng ERC na pwede po namin implement ang isang unapproved rate po kung ito po ay mababa or hindi tataas sa NPC time of use. Yun po ang ginawa namin. At po kung makikita natin po, meron po rin kami pinadalang graph po sa inyo pong tanggapan na mula po noong 2013 hanggang po noong 2022, very stable po ang presyo namin. Doon po nagre-range po lang po sa 450, 550. Doon po nag-stable po. Habang lahat po ng mga utility sa kapitbahay natin po, nag-umpisang nagtaasan, lalo na po noong 2021, noong po nagtaasan ng coal, ang mga kapitbahay po natin, nag-umpisa na pong umakyat lahat ng presyo, pero kami po, ang pinakamababa, paano po minintain namin po yung 400, yung 450 na presyo. Kaya po, na-shock po, totoo po, na-shock po ang mga tao sa San Fernando na biglang tumaas, paano po, nanggaling kami sa mababang presyo. Kumpara po sa mga kapitbahay namin na utility na nung December po, ERC, totoo ba nag-explain sa inyo yun? Yung ganun explain siya binigay sa inyo at nung mag-explain sila, what did you do? Your Honors, based po sa explanation, they divide yung period po kasi diba 10-year period, they divided the period into two po. The first part of the period is from 2013 up to September 2015. For that period, ang argument po ni SFELAPCO is that they extended the implementation of a previously approved contract pero expired na po kasi yung contract na yon. So, that's one. The second po is that for the second part ng period is that they implemented the pending application without approval po. When we evaluated po yung rate up, yung rate po na in-implement nila, we review po the power bill submitted for the months covered po nung Shoko's order. And then dun po sa power bills, what's stated po dun na per hour na rate is hindi po yung NPC TOU rates approved by ERC. Kasi if unapproved po yung contract under the rules, what should be the rate that can be applied and can be collected po is the DU load weighted average NPC TOU rate. Now, pag kinumpute po yung rate po na yon, kasi average, DU load weighted average po, we need to apply po kung ano yung NPC TOU hourly rates po kasi yun eh. Yung NPC TOU rates po na yon, may hourly rates approved si ERC in 2009. So that hourly rates po dapat, yun po yung ilalatag per hour, per energy delivered na per hour. And then from there po, i-average po yun. Pero when we check po yung per hour po na rate na in-implement po nila based on power bill submitted, hindi po nila na-comply na strictly NPC TOU rates yung ginamit po nila. So in that sense po, pag in-average po siya, magiging mali din po yung average rate na lalabas. That's why the decision po ng commission, dun sa nilabas po na decision is that hindi po na-comply yung provision po on ineligible contract wherein the rate that can only be collected po is the DU load weighted average NPC TOU rate po. So that means they're not in compliance. Go ahead, Senator Wynn. Yeah, Mr. Chair, on this topic of since we're discussing the decision of ERC, there are two decisions, tama? Only one decision, po, Your Honor. We already consolidated po the 2021 Shoko's order and then the 2023 Shoko's order. And there's one decision, but there are two parts of the decision, correct? There are two bases for the decision. There are two violations. Two violations. Can you explain the two violations, the first one and the second one? The first violation, for Your Honor, is that inclusion in the retail rate of a distribution utility of a generation rate arising from an unapproved contract. Okay. The second violation po is the implementation po of that
ineligible contract with a rate higher than the DU load weighted average and PCTO you need, Your Honor. So these are the two violations. And the penalty is they have to pay 21 million and refund the customers 654 million, correct? Yes, for Your Honor. And I read in the decision that, and the chairman mentioned this earlier also, that the refund should be implemented within next billing cycle, correct? Yes, for Your Honor. So, and then the within 15 days, submit a refund scheme. Magkaiba po siya, Your Honor. For the 654 million po, it's a refund po for charges po na other than the actual generation rate charges po, ito po yung mga WESM charges, site-specific loss charges, as well as yung WESM PSA rate po na nakita namin sa power bills. If pagtitingnan po yung decision, we discuss po doon yung other charges na nakalagay po sa power bills nila. Kasi under the rules po, yun lang po talaga ang pwedeng singilin. NPC, DU load weighted average, NPC TOU rate. All others po, hindi po siya dapat nandun sa bill. Let us clear this, no? So the 654 should be implemented by the next billing cycle. Yes, Your Honor. When is that? They received the decision po officially March 13. So ang next billing cycle na po is from yung March to April po na billing cycle na po. So ang decision is March 3? Yes, Your Honor. March 3 po yung decision. So dapat April 3 ma-refund na yan. Not strictly April 3 po, Your Honor, kasi magkakaiba yung billing period po kasi na susundan so, is just yung just to inform the consumers, no, especially those who are residing there. Kailan nila makikita yan? April billing po, Your Honor. April billing. So within April, the 654 should be reflected in their bill. Yes, po, Your Honor. Okay. And on the average, how much a consumer should get? More or less lang. So more that they less, will be estimate lang po to, Your Honor, 8 to 9 pesos po per kilowatt hour. 8 to 9 pesos per kilowatt hour po. Per kilowatt hour. Yes, that will be reflected in their bill. And the refund scheme the refund scheme, Your Honor, is para po yun dun sa generation charges. As I mentioned po, hinati po namin yung discussion. Yung generation charges po kasi, they collected po beyond the DU load weighted average and PCTOU rate. Per hour po kasi yun. So they need to yun po yung subject ng refund scheme po nila na proposal to us. So how much is that? Your Honor, so hindi pa po per computation pa rin po kasi yun based on the refund scheme na isasubmit po nila. Yep, i-compare po namin yun, Your Honor, dun sa computation. No, but what I'm driving at, informing our consumers on how much they will be expecting. So by April, they'll be expecting 8 pesos per kilowatt hour refund. How much naman yung on generation charges? For the generation charges kasi, Your Honor, depende po kasi yun dun sa rate of refund na i-resolve ng commission after nung 15 days na magpa-file po sila ng refund scheme. Kasi the refund scheme po kasi, depende po sa period of refund. So, for example, if they applied for 6 months, they filed for 6 months, pero ang grant lang ni RC, hindi, 1 month lang, o kaya 3 months lang po. So, magbavary po kasi yung rate, so hindi po namin masagot ngayon. But how much ngayon, is the total amount? Excuse me, Your Honor. I just want to acknowledge the presence of Senator Tolentino, Senator Francis Tolentino, and Senator Bato de la Rosa. Go ahead, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. How much is the total amount? Dapat alam niyo yan. Kayo nagpapa-refund eh. Your Honor, we'll check lang po sa technical it right be now. It should be in the order in the first place, no? So that we will know how much they will be refunding the customers. It's not in the order. Tama po, Your Honor. So we have to put that on record. How much is that? Is it zero? Is it 1 billion? Is it? We have to inform the customers. So in any case, not to belabor the committee, just submit to us, no, within the day. I think that's a very important information. Eh. We submit, Your Honor. We will. All right. Submit to us within the day. And then you gave them 15 days. I understand the order is March 3. It's already
March 20. And have they submitted an MR? Not yet, Your Honor. They have until next week po, March 28. Yeah, but it in 15 days, tapos na, diba? The 15 days po kasi is from receipt of the order po. So they officially received the order po. So when is the 15th? March 13. And the 15th day po is March 20. Okay, Your Honor. All right. Yeah, maganda yung talagang mailagay nila o ma-informahan yung mga consumer magkano yung ma-expect na refund. However, ang ginagawa kasi nitong SFELAPCO ay magpapile siya ng MR and then after MR, pupunta sa Court of Appeals, Supreme Court. So, baliwala din. Kung totoo siya, am I right, Attorney Crisia? Yes, po, Your Honor. Kahit na mag-demand kayo ng refund at magbibigay kayo ng amount sa mga consumer, letting them know on their next bill na ito yung matatanggap niyong refund, say, sabihin natin, magkano, just ano, yung, just give me a figure, halimbawa. Example lang to. Halimbawa, For example po, Your Honor, for the 654 mil magkano kunya isang consumer? 8 to 9 pesos per kilowatt hour po. So pag for example, if nagko example lang kunya ng around 200 kilowatt po yung consumer times 9, that's 1,800 pesos po. 1,800 pesos. Okay. So sasabihin niyo makakatanggap kayo ng 1,800 pesos. Okay, mga consumer, refund galing sa SFELAPCO. Pero hanggang ganun lang muna. Hanggang i-impormahan nyo lang ito mga consumer dahil itong SFELAPCO, magpapayang nga ng MR next week and then after the MR, kapag hindi favorable sa kanila, pupunta sila sa Court of Appeals ng Supreme Court. Akalain mo sa halagang 1,800 pesos, paabutin nyo ng dekada na naman? Di ba? So, baliwala din yung order ninyo ng refund dahil they will avail of yung recourse mula sa mga korte na which karapatan naman nila yon mag-MR and then sa korte. Yun eh. Am I right, Mr. Lazatin? And sa halagang 1,800 pesos, marami siguro dyan, God forbids, eh baka hindi naabutan. Dahil tulad sinabi kanina, marami akong mga kaso na nanalo na sa NLRC at inabot ng dekada-dekada bago mabayaran hanggang hindi pa nababayaran nang kamatay na yung marami sa kanila. Meron pa isang kaso, 20 sila maniningil sa NLRC dahil sa kanilang panalo, tatlo nang titira. Totoo yan. Tatlo. 16 kasi namatay na. At least yun, by the hundreds of thousands, millions ang masisingil. Dito sa inyo, 1,800 pesos lang. Hindi na maabutan. Di ba? Are you hearing me, sir? Opo, Senator. Unless kung merong gustong opening statement, Senator Francis Tontino. Go ahead po, Senator Francis. I'd like to direct this to Attorney Crisia. Well, yeah. Yes, Your Honor. Are you aware of any existing regulation that would permit the RC to issue a supplemental order that would clarify all of the things that we're asking, my colleagues are asking right now, specifically how much per consumer would be received, etc., etc.? Can that be done? Motu proprio? We can issue po a clarificatory order po, Your Honor. Why don't you do it? So it at least it will give peace of mind to the consumers. We will submit this is the projected reimbursement that can be given per consumer. Diba? So but it will not extend the March 3. It's still the same. It's still the same. So after 15 days, no MR, is it final and executory? Yes, for Your Honor, if there's no MR, it will become final and executory. If it is final and executory, what would now be the action of ERC? Another supplemental order? Yes, for Your Honor, another order issuing that the case is now executory and that's SFELAPCO should implement the same. Has this been done before? For all SHOCOS orders, Your Honor. Has this been done before, the two items that I've mentioned a while ago? A clarificatory order, an order declaring that it is final and executory when there were no actions taken by the SFELAPCO
But nakikinig sila ngayon, I'm sure, mga abogado rin yan. For, nangyari na ba to sa ibang lugar? Clarificatory orders. For other types of case po, yes po, Your Honor. For the show cause order po, I think this will be the first time, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yun lang po. Thank you, Chairman Tulf. Thank you. And Senator Bato, meron kang opening statement, Senator Bato? Thank you, Mr. Chairman. Wala akong opening statement, pero tanungin ko lang si ERC kung sa buong Pilipinas ba, ilang electric cooperative ang similarly situated with SFELAPCO, SFELAPCO, na nire-require ninyo na mag... SFELAPCO. SFELAPCO. Yun. Na require niyo na mag-refund sa mga consumers. Ilan ba? Ilang cooperative similarly situated? Estimate lang kung meron. Kung meron pa. For the... Currently, Your Honors, kasi pangalawa po ito sa, I think, ay pangatlo. Pangatlo ito for the distribution utility that we issued a decision for violation, for ineligible contracts po. The first one, I think, MECO. Second is BUSECO, which is also penalized at 5.8 million. Then this time po is SFELAPCO po. Anong status ng dalawa? Decided na po yun, Your Honor. Decided na po yun, Your Honor, na kapag nakapag-comply na po yung distribution. Nakapag-bayad na, nakapag-refund na sila? Opo, Your Honor. Very good. Thank you. Follow-upin niyo yun para matuwa naman yung mga consumers natin. Okay. Thank you, Mr. Chairman. All right. Unless kung meron pang, if there's any other colleague here na gusto magbigay pa ng statement or question, otherwise, I will suspend this. Check a quick one, no? And just to also get some things clarified to SFELAPCO. Tingnan ko yung records. How come you never conducted a CSP? Yung pong initially po yung 2012 po, there was no CSP at that time. Correct. It was negotiated. Nung pong when we already in 2022 po, the early part of 22, actually po, we started the process of a CSP. So we went through organizing the TP back, the third party. Yeah, but how come it took you almost 10 years to conduct a CSP? Hindi po, we did not conduct a CSP during the duration of the contract because we were still waiting for the resolution of ERC on the case. And it was, I think, CSP was only recently required for utilities to enter. Yeah, it's recently required, but even yes. It was recently required, assuming that argument will be carried, sana ho, you took it upon yourself to conduct a CSP because that's going to allay a lot of the doubts that your rates are competitive or not. We actually started po last year. But it's only last year. My yes, point po. There is yes. The CSP is when, Mario? 2017? 2018, yeah, Mr. Chair. 2019. But even as early as 2016, time ni Secretary Petilia, may CSP na. If I may po, there was an initial department circular in 2015. Correct. That's the time of Secretary Petilia. And it was just modified in 2019. So as early as 2015, there's already a requirement for CSP. Yes, sir. Sir, can you... Yes, sir. But it was at that time also that we also realized that staying with our contract was actually beneficial to our customers. That's why if we could see But that's beside the point. Yes, the point there is there's no transparency in the way you entered your contract. There's no transparency. And the CSP is supposed to be the mechanism for people to appreciate the contracts that you enter into.
Well, I would admit, Your Honor, that maybe we were remiss in the by not going into an early CSP during. Parang from the way I understand it and appreciate the events, because no one is flagging you, and no one is telling you to conduct a CSP. You just went through conducting your own business. No, but the requirement is very clear, as early as 2015. Your Honor, during this time since we filed the application for a power supply contract, we have been following it up with ERC. And in fact, I think APRI filed a motion to resolve in 2018. All of which were not answered by ERC. But the best case, sir, is to conduct a CSP. That is the best case. Yes. That is the mechanism for making sure that the PSAs are competitive. I would. But you only decided to conduct that in 2022. Yes, when we already saw that the contract, existing contract, will expire. Correct. Sir. Yeah, correct. Yes, that's the only time you took it upon yourself to conduct a CSP, because the contract is already expiring. Yes. Well, we believe that since there was a contract, we have to continue with the contract unless it's earlier terminated. That's why we never thought of going into a CSP, sir. Yeah, but that's the point now of why people are now crying foul, no, because of the lack of transparency. I understand, sir. And to ask Mario, can you take a look at that concept of indirect membership? I saw in the, that's what you're referring to earlier. In fact, what the situation ngayon, kayo yung na-force majore, hindi sila eh. Kayo yung na-force majore. That's why you created a different reason to give them the certificate of exemption. No, because force majeure kayo. If you don't give it to them, magba-brown out doon. Correct? So it's not them who was in force majeure, it was you. No. But then again, it's the root cause of that is because of that indirect membership. How many DUs are indirect memberships? Members. I don't have the exact number. But are there? Yes, there remains, especially that we have implemented the wholesale electricity spot market in Mindanao. Maybe I suggest review that, because I agree with the chair. It can be a loophole. For example, I'm a DU and I remain indirect. And then I will push my contracts until the very end and ask for a certificate of exemption. No, it can be a loophole. So let's review that policy, being the DOE being the policy maker of the energy sector. I'm not so convinced on that indirect membership mechanism. It can be a loophole moving forward. No? And then lastly, to the ERC, you have specified dates in your refund, in your submissions. Make sure that those are implemented. I think it's a good sign that our friends in San Fernando will receive their 8 peso per kilowatt hour refund, assuming the order will be respected. No, but you put dates, so importante na those dates will be implemented as well. No? But I think, again, I thank the mayor for bringing this up to fore, and submit to us also, no? From DOE and ERC, how do we prevent this from happening again? No? The ERC, every year, the DUs are required to submit a, what you call a URR? Uniform Repertorial Requirement, tama? Yes, Your Honor. This report are from the DUs. Yes, for Your Honor. It's being filed every month po. So how many DUs pa ang ganitong situation? They are implementing PSAs without any approval from ERC. Do we have DUs who are in the same predicament?
We'll submit po the exact list. But right now, can you answer? Yes, for your honor, there are other distribution utilities po na for issuance din po ng SHOCOS order. Meron the same predicament. They're implementing PSAs that were never approved by ERC. Yes, po, your honor. So marami pang ganyan. Meron pa po, your honor. Paano nakalampas sa inyo? They have to submit to you under your resolution number 17 series of 2009, a uniform reportorial requirement. But now you're saying there are deals like this in our country. So paano nakalusot to sa inyo? Yun po yung binabanggit po namin kanina that we need to strengthen our monitoring system, your honor. Kasi if you'd notice po, even the other SHOCOS order not for ineligible contract, we consolidate na po number of years in one SHOCOS order. Dahil so one day nilang another mayor will come to our chairman delay. Complaining again of high rates. Yun po, are we talking about what? 10, 20 DUs? Do you have more any? Than, I think more than 20 yun, sir. More than 20 DUs? Yes, po. Operating in our country without approved PSAs? Yes, for your honor. Please submit to us. Please submit to the committee so the committee can take a look at that. And also an action plan on how to prevent this from happening again moving forward. Because it doesn't say, Mr. Chairman, doesn't say good things about our regulator. Our regulator is supposed to protect our consumers. But if you're saying that DUs are operating without approved PSAs, without any concern in regard to regulations, then how can we be confident with our own regulator? You're supposed to protect us. Yes, for your honor. We will submit to the list for you. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Wynn. ERC, DOE, SFELAPCO, APRI, particularly yung Aboitiz, mag-usap-usap po kayo kung paano hindi na mapahirapan ang mga taga San Fernando, Pampanga. Mag-usap po kayo dahil lahat kayo may problema rito. ERC may problema dahil mabagal, nalusutan kayo, tumakbo sa ERC, tumakbo sa DOE. DOE pinagbigyan yung emergency na tinatawag power supply na hindi dapat. And of course, tuwan-tuwa naman tong si APRI at saka itong si SFELAPCO. Mag-usap-usap kayo kung paano magkaroon ng maayos na rate ng kuryente dyan na hindi na nahihirapan ang mga kababayan natin dyan sa San Fernando, Pampanga at yung Sarifan. Yun lang siguro, pag-usapan nyo. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby adjourned. Thank you for your attendance.